And we're very happy because now we are today overlooking what it is in the York, and then in the Nawa. Katolo, the Payuntang, si Eric, about the Oban Sayan. The Pomani Matawan Kapikas, no? Valencia. Oban Sayan, Anon Amiga. Assuming the trouble with Islam, and now for the Sibari Dison, the instant mommy. Ang abot ng talit, kapabalog sa isa kaya na ni. Buto ako ng talit ni. Lones pa mi, one week na mi. Buto ng talit. But anyway, we don't have to be worried because our amo patag andong Sabado. But now, everything is set. We are just here to worship. After worship, I'll take a bath and after that, eat and then go to church. Ngunit ang isa sa pinakalindot ka ay yung experience na itong experience na i-accommodate kita sa ito ang headquarters of the Philippine Conference. But before anything else, let's have to ponder the Word of God. Na-impress ko mga kaisunan pag ayo. Nagwali ko ito ni aging mga Sabado sa mga Mangagoy. May tumul ni Elijah. Nakabalot ang unsa ka Mayo ginoon ni Elijah ang kalayo minaog ikan sa langit. Balutan ni Ana. Nahibalutan yun sa ginoon pagbahog si Elijah. Isugo sa ginoo ang ravens or ang sabi-sabi ng ravens. Uwak. Nakabalutan yun sa ginoon pagpanalangin si Elijah pinagi sa usa kabalo. Pubre. Pero kitagan sa ginoon pagkaon will what na orot. Nakabalutan yun sa ginoon pagpanalangin si Elijah nga pa sa pipila ka mga dag ipakal sa Diyos sa balo, namatay ang anak sa balo, nabalutan ng masugilano, namatay ang anak sa balo, o yun sa Ginoong pag-perform ang pagbuhit sa anak sa balo, pinahagi ni Elijah, gihapaan ni Elijah o kininabuhi. Daghan ang mga milagro nga gihimo sa Ginoong ni Elijah. Pero pag umani anak ng mga kapitulo, mga pinanggang ng mga keksunan, if we're going to read the chapter 19 in 1 Kings, kuyaw kaya yung story. Dili ko makasabot sa kinaya ni Elijah na dili nga dapit. Samtang pagkita ni Ahab, King Ahab, o si Elijah. Mingsunti si Elijah kang Ahab, buto namatay pinato ka prophets, I think 450 prophets namatay. Gipatay ni Elijah, pinapindi mas contest. Pag-uli ni King Ahab sa verse 19 dito sa balay niya. Kasi asawa ni King Ahab, itawag siya si King Queen Jezebel. Nakahinundong paningangalan samtang nagipusay sa punot ngayon ang ngalan Jezebel. Makanilisan ng ngalan. Nagipusay sa punot one time when I was working there and I asked her, "Who is your name?" And she told us, "Jezebel." Now, kini si Jezebel may kinsunan, din yun ay kalimot, kaya wanoon po na yung kiniya. Pag-uli ni King Ahab, ito siya ang palasyo, gisugat siya ni Queen Jezebel, gisulti ni King Ahab ang nahitabo sa ni Elijah. Na-proud namin noon si King Ahab, musultis ginoon ni Elijah. Kaya naman ka, kita biyagin si King Ahab, yun sa pagsunog sa ginoo, ang altar, gipuno pagtubig, giun sa pagsunog o ang kalayo dili gikan sa ubos pero ang kalayo gikan sa taas. Na-impress pag-aya si Ahab sa gimo sa Ginoo, giun sa Ginoo pagbahog si Elijah gamit ang ravens, ang mga uwak. So nahitabo, warag na-convince na ginahinay ni si King Ahab nga musimba sa Ginoo ni Elijah, inay dito sa ilahan Dios. Ito bitang Baal, itawag o Baal. Wala na si Pastor Baal na masungog-sungog. Kaya niya ngalan, Diyos-Diyos. Diyos-Diyos si Baal, no? Now, balik na rin mag-excellence sa verse 19. Pagkadungo ni Jezebel sa testimonya ni King Ahab, pwede kami yung sakuan ni Jezebel. Kung siya, gingon sa verse 2, si Jezebel ay soon naghatag ang sulat ni Elijah. Ang buwan, pinaon siya, dilip dito, messenger, ulit kabayo, na siguro to, or mga messengers ano ng mga tao, may Facebook, no? Karon lain man ang tao masuko, kay butang mas Facebook. Na yung hindi ko ganaan yung Facebook o sahay, kay butang niya dahil yung makabalo. Una din sa Facebook. Nasukong ko pag ayo, kay money, butang sa Facebook, kaya makabalo. Mag-comment, pero rin uban, mag-like. Pagkasuko ni Jezebel, wala may Facebook, ipadala niya ang messenger.
Pag ako sa messenger, nagdalang sulat, pagbasa karon ni Elijah may kaigsunan, kuya man pagkabasa, English ka, pinulungan man hindi rin, then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, let the gods do to me. Suko kayo si Jezebel, kung napildi manggaling si Ahab, siyang Ginoo, lahit po daw ni ang Ginoo ni Jezebel, i-considerate. And more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow, about this time, patay yung kaungma Elijah. Pati yung yung kaungma, muna'y nadawat nga sulat ni Elijah. Kung ikaw nakadawat ani nga sulat, yung ibahugan na ka sa Ginoo sa ravens. Kung ikaw nakadawat ani nga sulat, yung bago lang kagipakita sa Ginoo sa milagro, kalayang minaog sa langit. Kung ikaw ani gitagang sulat, yung bago lang ka ginagbanha o patay. Di ba? Sila yung bago lang nagbanha o patay ni mga panahon na ito na matay itong anak sa balo. Kung ikaw ni ini nga panahon nga naka-experience siya, bago lang, nga ang sa kabalo wala na horot iyang uwil og tinapay. Grabe ka na si Elijah. Pero how come in verse 19 na utro ang kiniya ni Elijah makiksunan? Mo gini ang pangutana, tanawa. Pagkadawat ni Elijah ni nga sulat, verse 3, when he saw that he arose and ran away. Muna akong katingat ang mga pinanggat na makiksunan. Grabe na nga milagro gihatag sa kinu ni Elijah. Nahadlok pagid siya ni ini nga sulat. Nidagan pagit siya. In fact, imo basan sa verse 4, but he himself went and then he journeys. Pila kaadaw yung journey. Dagan siya dito sa wilderness. We all know wilderness is a desert. Pwede ininta. Way too big. Way pagkaon siya. So wilderness. Ilan siya and came and sat down under the broom tree dito sa broom tree katamaning payong no? Mga kahoy? Uniya. A payong? Silhig. Silhig mo rin? And he prayed that he might die and said, it is enough, Lord, take my life, for I am a better than my father's. Moni ang gisakitan pagayos minoma case na. Pagabot sa discouragement, grabe na ang problema ni Elijah. Nagampo siya sa Ginoo. Ginoo, patiya na lang ko karon. Take my life, Ginoo. For I am no better. Abi naman kay Sunay na komentaryo ni Elijah White na nasubok yung kaya Ginoo ni Elijah. Una-una si Ginoo, grabe na maginako ni mo o perform o miracles. Nahadlok ka sa queen, wag ka nahadlok sa king. See? Nahadlok si Elijah ni Queen is Jezebel, pero wa siya nahadlok ni King Ahab, yung nakikatubang nito sa Mount Carmel. Take note mga pinangga ng mga kaitsunan, your elite forces of Mangagoy district, mabot kina ang panahon nga mo tigbabaw ang atong mga kadoks kinabuhi. Mabot kina itong mga ang panahon mga kaitsunan, bisan pa sa bangitan kayo nga tao sa balaang kasulatan, mabot dahil nga ma-overcome kita sa atong mga kahadlok, sa atong mga doubts sa Ginoo, sa atong mga fears. Tanawa mga kaitsunan ang gingon ni Elijah White. Elijah made a wrong choice. Elijah should not have fled from his post of duty. Kung sa gingon Elijah, si Elijah mga kaisunan, marabitong tag mga gwardya, natay mga duty. You are the elite forces, ano natin obligation sa pagdaog sa mamiling kalag, natay obligation sa pagbisita sa mga backsliders, natay obligation sa pag ligon sa itong simpan, labi na sa mga elders o sa iglesia, labi na sa mga youth. Once mga pinanggang mga kaitsunan, you will leave your post of duty. That's the time mga kaitsunan, yung ipahihubos, gila na itong mayang Ginoo, ingon ni Elijah White. The moment nga si Elijah mga kaitsunan, ming lakaw, ning dagan sa iyang duty, nga isugos Ginoo, he fled away. Sabi niyo mga kaitsunan, kitang tanan, ano nabing ito mga duty sa bulaton sa Ginoo. Kitang tanan mga kaigsunan, dasig ta, pero ang pinakalisod sa tanan, ang pagpadayon sa itong kadasigon. Simple ang pagsugod, ang lisod ang pagpadayon. Just like Elijah, dasig kayo sa primero, nalimang kaniyana, makibugno sa dito sa mga tao, pitinagan ng propeta, 450 prophets, iyang hagaron dito, kaya iyang pamatuon, iyang ginotinuon. Pero ano mo man yan ito ng prolong ng pagtuo?
Ganong paghatag sa sulat, kung ingon din siya ito, hadlokan mo ko ng sulat. Kung ingon na hadlok at tumiyang kanya ito, ganong paglok. Ina si Queen Jezebel, magkita mi dili karon. Kay kung nag-perform ang ginoo nito klayo, ang ginoo mag-perform yapon karon. Ganon na wala man ang klase nga pagtuo magkaisunan. Because, take note, atong pagtuo, warag kurinte sa bisling na mo-fluctuate. Ang pinakamagasubo, warag pagtubig sa bisling niya, usay mawala. Usay, we are overcome by our problems, fears, and anxieties. Muna nga usay, mawala atong kabukadasigon sa pagbuhat sa blood sa ginoo. But take note, the moment that you will leave from your duty, women's ministry, the moment that you will leave from duty, youth department, bisan usa nga department, because of any problem, mo relax ka sa buhat sa ginoo. Mohawa ka ka dyan sa buhat sa ginoo. That's the time. Ngayon si Ellen G. White, that God has, Elijah makes a very big mistake because he fled from his post of duty. He should have met the threat of Jezebel with an appeal for protection to the one who had commissioned. Ang pinakakuyaw pagin mga pinaga ba kay Excellent Morning. Kung imo basahan ikson sa verse 18, nagingon ang Ginoo ni Elijah. Ano nga dok maka Elijah? Wa baka kabalo. Yet I have reserved 7,000 pagka. Kung ako siguro nini mga kay Excellent, mauwa yung tos Ginoo. Ano na handog magas pagbuhat sa bulaton na ako Elijah, hindi man ikaw mabuhat in the first place. Ano mahandog man ka ni Queen Jezebel, hindi man ikaw matubang ako man, instrumentor mo ka. Ano mabot man sa panahon nga madiskuryo ka, ano mabot man sa panahon nga mingon ka sa ako nga may lagpak yun na nanta ka. Sometimes we are carried away by our emotions, my case on that, due to the things that happens inside the church. Naliman kanini nga musurinder naman siya sa iyang pagka-pastor. Masurinder na siya sa iyang si Elijah, di basta-basta prophet ni pastor ni sa unang panahon. Mao ni siguro ang amin. Kung na may mission sa unang president ni. Pero gihubo kung ganyan iyang tsapa. Kalimang kanya na nga paktyan, retire gidritso ba? Tungon sa mga problema sa kinabuhi. But ang ginaw naging on, Elijah, na overcome, nag-ibigay sa mong pagkatawanan. Don't you know that I reserved 7,000 men, Israelites from against yung mga kalaban. And that time, my case on that, Elijah was relieved. So I hope that in this time, mga gritim, my case on that, Pastor Kader mag-give us a very big challenge. A challenge, my case on that, in which for me, it is just very easy to accomplish. Very easy. Nagunuhon na siya, Glisol. Wala po kung i-comments. Inon siya, Pastor. Tell you, man, that each of them, your elite people, no? He's telling sa ato nga mga elite nga nadiri sa evangelism. Tell your man, mga pastor, that each of them will reach one. Di ba ka? Each of you will reach one before the end of November. So I think we still have 2 months to play, mga kaisunan. This is our duty. We're working not because of Pastor Kanirwa, but this is our duty. We will not go away from our post. Nagunahon lang ako ni ingon ni Jason Amorin, wala ka problema na ako sa pastor. Kaya kung ate daan, gusto mo pa may study, makalisan. So na kay Usadaan, grabe din ka maruno. Na na si Usadaan. Ingon po si Dr. Pastor, hindi ko problema niya na. Kaya hindi, naganat pa ako nun. Mag-listen ko sa paluag. At ito yung Sabado, na naman pabautis mo na po. Pero yan, ginan nga, ako karo sa Sabado, no? Matos mo, ipabautis mo, pero yan, kasi nga rin ang sa. Sa'yo po si Kadir Mausar mo yung bahayo, pero usalagin pa rin, ilang pasupra, ikinagkan po kayo. So, pag-usa lang. And this will have our baptism is coming the last week of November. And this is exclusive for all of us. Si Pastor Kadir Ma, wadyo po niya gicharge mga pinagamay kay Israel. Almost 25,000 eh, hotel and meals. Pero wala siya mag-charge sa ako. Yan, gusto. Just each one, reach one sa mga init mga pinagamay kay Israel. Very happy with the presence of Elder Gumato, ni Andre. Ngayon pa siya ako nga magwalit ang dako, magwalit sa ito, Pastor, pasti lang na kung lipaya. Una-una na ako kinoo, ngayon ka di ko matransfer. Ikrabya naman yung awali. Ina si Pastor Serrano, pagsuntin ako, ina si Pastor Serrano, that was Saturday. And on the Sunday, kita gini Pastor Serrano mga kay Sunan. Pagtanaan ako sa schedule ni Pastor Serrano, tiguan na sa Pastor Serrano,
serano ba pero black yot aman ipren pero ako sa pinan idistrict leader na sa spayo nga dito mo tong sparel kali ato pasal tagay ang ginaguna i-cancel na uban i-cancel pinya the last week of January up to the first week of February so muna yung schedule sa mga doy last week of January up to the first week of February siya buwali dito mga kinsunan sa mga doy so di basta-basta na siya nga wala kong magpagubagan mag-intimidasyon yun. Pero sa nanot, grabe yun, sikat kayo until now, ginaimbitar na siya sa Florida, America, Texas, kuman pa. Kuya na itong ginaimbitar. So I'm so happy for the presence, especially for the wife, no? Yan ang kumanto niya si Dante. I hope that we will not leave our post of duty until Christ returns. Good morning and happy Sabbath. Amen.